So may time ka pa ba sa ibang bagay? Parang dami mong ginagawa. Time management. Time management. Opo, opo. Ilang porsyento si Maine doon? Welcome back. Well, bago natin ituloy itong video na to, mga Kaldab, dito pa lang po, sasabihin ko na pasintabi lang po sa mga dumadaan sa channel natin, sa mga bumibisita, sa mga napapadaan. Pasensya na po kayo kung sa tingin nyo bakit ito yung in-update ko, bakit ito yung in-upload ko. At dami po kasing nag-iiyakan po na mga mamis, mga titas, mga senior na kumbaga na sinasabi nila na ganito ganyan. Okay lang naman po yun. Sabi ko nga po, ang Aldab Nation naman po, hindi po kayo pinilit. Never po kayong pinwersa, never po kayong binayaran para sumanib po sa Aldab Nation. May mga kanya-kanya po tayong pananaw. Pero dito naman po, halatang halata naman po eh. Tipo ba? Dito pa lang sa video, kitang-kita nyo na parang bulol pa po magsalita katulad ko. Tapos ang tagal pa po, di po ba? Hindi siya makapagsabi kasi baka mag-iba nga po yung teorya, mga Kaldab. Real talk to, pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy itong updates natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Well, tuloy po natin. A lot of time I always as much as teka lang po, biruhin niyo yung tawa ni ano no, ni Corina Sanchez, ha. Talagang parang pilit eh, di po ba? Real talk to, mga Kaldab. Kasi kung titignan niyo eh, di po ba, yung tawa niya talagang pang grabe, pang parang nakakainsulto, di po ba? A lot of time I always as much as I'm free po, we get to spend time together, even during dinner or late dinner. So we really try to catch up as much as possible. Kasi busy din siya, no? Opo, very busy din. Dito may kita mo yung mukha ni Mr. Spotted, mga Kaldab. Halatang halata mo na parang hirap, ayaw niya ring sabihin, no? Parang kinokontrol din po, titingin siya sa kabila, di po ba? Parang yung interview, mga Kaldab, halatang binabasa na lang po ni Mr. Spotted. Halatang hirap siya. Unang-una yung in-upload ko nga po, di po ba, yung pagluluto. Di po ba? Marunong. Actually, sinasabi niya marunong. Hindi niya alam na nag-aral po si Mengay noon, culinary arts, mga Kaldab. Ako, natatawa na lang po sa mga ganyan, ha. Sa halatang halata po talaga na wala po talagang alam si Mr. Spotted. Hindi po talaga masasabi mo na sila po talaga. Kasi 4 years na kamo, pero never pa rin pong nag... Alam nyo na, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko lang alam kung bakit marami pa rin po nakukuha ng suporta. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin natin, kung papaano natin ipapaliwanag, di po ba? Tapos sasabihin po nila sobrang busy ni Mr. Spotted. Paano busy? Panay alis nga po nila ng bansa. Pero bakit hindi po tinanong yan ni Corina Sanchez? Di po ba? Unang-una yung pagpunta niya sa Japan, kamakailan lang. Pangalawa, yung pagpunta sa US, sa New York ni Maine Mendoza at ni Mr. Spotted sa Speed Vegas. Bakit hindi po kaya yun na tanong? Bakit hindi po ba na-question yun? Hindi po ba na paano nyo nakakuha yung time management? Dapat ang tanong doon, anong halos buong mundo, ina-around the world yun na galing kayo ng US, tapos Japan, etc., Paris, hindi po ba? Yun ang magandang tanong. Biruin mo, nilibot mo yung Paris ng 24 o ng 7 days o ng 2 weeks, hindi po ba? Yung buong yun, Paris, England, Netherlands, kung ano saan pa talagang pumupunta sila, tapos bukod pa po dun yung Singapore. Bakit hindi po kaya natanong ni Corina? Kasi alam niya po na fake news lang po yun. Alam niya na hindi naman po talaga umalis si Mr. Spotted kasi nasa ano siya eh, nasa time siya na sobrang busy sa politics, di po ba? Kaya nga po wala siyang tinanong na umalis ng ibang bansa si Mr. Spotted. Never pong tinanong yon. Iba po talaga.
Di po ba? Kasi kumbaga magkakaroon ng ano eh, debate, magkakaroon ng issue. Alis ka ng alis na ibang bansa pala. Di po ba? Samantalang napakaraming batas na kailangan mong isulong, napakaraming mong kailangan gawin dahil sa mga nasasakupan mo. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga bumibisita at dumadaan. Pero okay lang yan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag. Mahirap magkomento. Pero darating din po yung point na malalaman at malalaman din po ninyo yung katotohanan. Kaya nga po sabi ko sa mga mamis, sa mga titas, tignan nyo na lang po yung interview. Ang daming lapses eh. Kinakat lang po kasi nila yan para yung iba maging maganda. Yung iba maganda maging... Pero yung katotohanan, mga ka-Aldab, mahirap pong ipaliwanag. Di po ba? At dito po mga ka-Aldab, banata na rin po natin si Christy Permin. Siguro, nagpapansin lang po yan. Kasi sa totoo lang po, ang daming reporters po doon sa... O ang daming media. Sinabi naman po ni Madam Glenda de la Cruz yun, napakaraming media. Pero lahat naman po yun nasagot ni Alden. Pero maliban lang po sa isang tao na nagsulat ng article. Di po ba? Kahit sabihin na natin na ano, nakakaladkad po yung pangalan ni Alden, nakita nyo naman po ang daming photos, ang daming mga picture na mga fans. Ano nga po ba mahalaga? Yung reporter o yung mga fans? Di po ba? Kaya nga yung tanong, bakit daw po ginawa to ni Christy Permin kung sinasabi niya mabait si Alden, etc. Eh bakit pinatulan niya yung balita na yon? Di po ba? Halatang binayaran po siya. Ako mga ka-Aldab, sabi ko nga po sa inyo, matagal ng issue na yan. Pero hindi ko yan, kumbaga, inano, yung in-update, hindi ko yan pinansin. Kaya ako lang naman po yan pinansin. Pumutok na eh. Siguro naman po, nakita nyo na sa pati Itbulaga, dinamay po nila. Itbulaga title, pero si Alden pinag-uusapan. Oh, di po ba? Ganyan po sila kalupit. Tapos sasabihin nila, ano ko kay Alden? Ito yung mga... Kumbaga sasaksakin ka sa likod ng hindi mo alam. Maganda ka lang sa maganda kapag kaharap ka kung ano-ano yung sinasabi sa iyo, maganda, pero hindi lingid sa inyo sa iyong kaalaman na tinitira ka na pala patalikod. Di po ba? Tapos sasabihin nila pinagtatanggol. Common sense na lang po yung isang article na isinulat. Pinaiingay lang po nila yun eh. Di po ba? Kaya nga sabi ni Madam Glenta, napakarami po na media. Lahat naman po nagkaroon nga ng Q&A eh. Siyempre, yung paglabas ni Meng ni Alden, ibibigay niya na yun sa mga fans. Dahil tapos na yung tanong eh. Oh, di po ba? Oh, baka may mag-react yan. Ako, Alden, fanatics ka na naman, Mr. Destiny. Hindi, pinagtatanggol ko lang po si Alden. Kasi si Alden talaga yung dinudurog nila eh. Di po ba? Si Mengay naman po, ganun din naman po. Kapag ka may mga below the belt kay Mengay, eh, pinagtatanggol naman po natin yan, mga ka-Aldab. Totoo naman po eh. Kumbaga ako, 101% Aldab po talaga tayo. Never po tayong kumbaga nag-isa lang kahit na ino-operan tayo, hindi po. Mananatili tayong true-blooded Aldab Nation. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.